Hi guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon po, isishare ko lang po sa inyo kung paano magpintura. Para po gusto niyo magpintura sa bahay niyo, magagawa niyo na. Ito be basic na basic lang po. So let's watch. Good morning mga kablogger. Dito po ako sa sala namin para i-restore yung aming upuan na nabili namin nung kami unang mag-asawa. Pipintura ko siya ng chocolate brown. So, tingnan natin pagkatapos. Sana maging matibay pa siya ulit. Ito yung basic na ginagamit. So, meron ka lang paint brush. At syempre, meron kang pintura. So, ito yung pinaka-basic na ginagamit. Hindi tulad ngayon, panahon ngayon na may mga ginagamit tayo mga tools. So maraming klaseng tools. May mga ginagamit na lang ng mga sprayer. So may compressor ka. So hindi lang compressor, kung ka meron ka pang pang-spray na gano'n. Yung na cell yung sprayer. So medyo mahal din yun. Samantala itong paintbrush, so 25 pesos lang. Ito yung pintura naman, magkano lang yan? So mga 300 lang. Eh kung bibili ka noon, aba, gagastos ka ng 1,000 para lang mapintura mo itong upuan. So parang hindi practical, diba? So, yun. Ito ang gamit kong pintura, chocolate brown. So, i-apply natin. Ganun lang. So, very light lang. Kailangan mahila lang ang diin niya. So, smooth lang. Hindi kailangan madaliin. So, daan-daan lang. Ayun, mga parts na yan. So, mabusisi kasi maraming design tong upuan namin to eh. Mga antique na to eh. Ilang years na siya. Almost 25 years na siya sa amin. Matibay pa rin naman. Sa pag-aalaga lang. Ang gamit naman kasi pinalagaan, hindi agad nasisira. So, pinabayaan mo siya, sisira na agad siya. Parang samahan ninyo mag-asawa, kailangan kayo nag-aalagaan para tumagal ang pagkasama. Di ba ga? Pintura nga pala, ito nga pala ang gamit natin. So, pagka yung pinipinturahan natin, dapat ang gamit natin ay ayan, dapat po ay enamel po siya or drying enamel po. So, mabilis po siyang matuyo. Quick drying enamel. Tandaan, pangkahoy po siya. At ginagamit pong thinner po ay paint thinner. So, yun po ang gamit natin. Siyempre, pintura. So, tandaan po, pangkahoy po ito. So, kung gusto nyo po naman na may pinturahan nyo ay bakal, ang gamit naman po nun ay lacquer thinner. Lacquer, hindi po siya paint thinner. Lacquer thinner po ang ginagamit sa bakal o steel. At pag simento naman po, pag simento, kagaya nito, simento siya, ang gamit natin naman dyan ay latex na pintura. So, ang gamit mo naman dun ay tubig lang. So, haluan mo na siya ng tubig para maging
tama yung timpla ng pintura, hindi siya masyadong malapot, hindi masyadong malabnaw. So, itimplay niyo po yun. Aloy mo siya ng aloy. Eh. So, yun. Doon po tayo mag-iingat. Ba? Kasi, pang-semento siya, pang-concrete siya, tas nagamitan niyo ng container, isusumali. Masisira po yung pintura o masasayang. So, ganun din po yung ano, itong mga enamel paint. Pag inalo nyo to ng tubig, masisira na rin siya. So, be careful po tayo doon. O, ayan, mga kablogger, malapit na ako matapos. May natanong nyo, bakit kaya hindi varnish ang ginamit ko at pintura? Mapansin nyo, itong part na yan, ito lang ang nahuli kasi, ay varnish yan na yung pandati pang kulay niya na pinapatungan ko lang. Ang problema kasi sa varnish, once na natalsikan siya ng mga matapang na liquid, kagaya ng alcohol. Ang alcohol kasi, ginagamit ng anak ko, pag na kami namimili, kung nagkaling kami sa grocery, yung mga pinamili namin, inispirehan niya ng alcohol o pinupunasan ng alcohol para ano, iwas COVID. Siyempre, pandemic ngayon, so ingat-ingat tayo. Kaya sinubukan ko ang pintura. So, ayan, maganda naman siya sa akin, para sa akin, maganda siya. At least kahit wala, hindi ka nakakain ng chocolate, tingnan mo lang ang upuan namin, tingnan ko lang ang upuan namin, may chocolate na kami, di ba? Sana magtagal ang upuan namin. Ayan, tapos na po ako, so, counting retouch na lang. So, pag retouch, ganito lang po ang pag-apply niya. Ayan, so, ganyan. Light lang po ang pag-ano ng brass. So, hindi mo kailangan ikadiin yung brass. Siyempre, hindi maiwasan niya na hindi agad maganda yung pagkakapintura mo. Ayan. Touch na lang tayo. Sa pagpintura pala, kung mapansin nyo, yung direction ko ay bababa taas kasi siya, yung pinipinturan ko ay pababa. Pag ito naman po, pag ganyan po ang pintura naman siya. So ito, pag ganyan po ang pahaba naman siya, pag ganyan naman, ganyan po ang pintura naman. So ganyan. Pag ano naman, kung ano yung mahabang posisyon ng pinipintura mo, doon ka susunod yung pintura paghahagod ng brass mo. Ganun po ang pintura. So, hindi yung horizontal, vertical yung pagpipintura mo. Hindi po pa ganyan, hindi pa ganyan. So, one direction lang kailangan dapat. So, ganun po ang pintura. So, ito na po ang aking finished product. Pinapatuyo na lang po siya. So, ayan. So, itong part na to, yan, sa taas na yan, yan napakahirap pintura kasi maraming design. So, isa-isa mo yung part na yan. Ayan. Patutuyo na lang po natin yan. Mapansin nyo po yan, ha? Makintab siya, ang tawag niya na glossy. Yung ginamit natin na pintura. Magandahan dyan, once na may mga alikabok, counting punas lang, o yung alikabok, hindi masyadong kumakapit. Basta nahanginan siya, tanggal yan, tatanggal yung alikabok. At kahit matapulam siya ng tubig, parang ano lang siya, aalis lang yung tubig kung hindi mo siya magandang mapupunasan. O malalaglag yung tubig sa upuan. Yun. Hintayin natin ang matuyo. At sana tumagal itong upuan na to. Yan. So, salamat. Sana magustuhan nyo yung shirt na video kong ito. So, abangan nyo na lang aking mga susunod na vlog. Aking nga palang channel ay Ding Vlogger Either. So, paalapala na lang po. So, maraming salamat. Ayan po, ayan, pinapatuyo na lang siya. So, kung gusto nyo makita ang aking mga videos, sundan nyo po ako sa aking channel na Ding Vlogger Either.
Yun po, marami kayong makikita doon, natutunan doon. Maraming salamat po.